Yo, what's up YouTuber? Digital Pub po ulit. And ngayon, inimit natin yung mga bagong friends na nakilala natin sa social media. Mga bago lang din. So, tignan natin kung makakuha tayo yung mga ibang inputs sa kanila or kung ano yung mga struggles or kung ano yung mga lessons or ideas na pwede natin i-share sa kanila at pwede na rin nila i-share sa atin. Okay, siguro sa topic na to, pwede natin isama yung mga new beginners dyan na kung gusto mong makipag-collaborate or makasama doon sa mga baguhan din or gusto sa mga gustong maki-join dun sa ibang professional para magkaroon kayo ng idea din, pwede nyo matutunan or pwede nyo masalo ma-improve or ma-develop yung skills nyo and yung talent nyo sa photo and videography. Okay, let's go! Okay, so nandito na tayo sa McDonald's, sa meeting place namin. Tara, mita natin yung mga bago natin friend. Ayan, tira. Pops, Mike. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa McDonald's. Meet natin si Mark, the Freeman Project. The Freeman Project, diba? Saka si Bal. Bago lang. Ayun, let's go. Okay guys, nandito na ngayon tayo sa Southwoods Mall. Kasama natin yung dalawang ating kaibigan na nakasama sa pag-vlog and pag-shoot ng video. Si Bal, saka si Mark. Lester, welcome guys, and ito tayo sa Baga, Manila ba yun? Ano ba yan? So yun, sa kainan. Okay guys, nandito na ulit tayo sa Baga, Manila. Kakausapin natin or tatanungin ko pala yung dalawa nating bagong friend dito sa YouTube or sa channel ko. Bali, tatanungin natin kung ano ba yung inputs nila or reactions nila or kung saan sila mas okay makipag-collab sa mga bago or sa kapwa nila bago or sa mga pro na may experience na sa larangan ng photo and videography. So, Mark. Oy, ako agad. Any inputs? Pops, para dun sa mga nakikipag-collab? Kung ano yung sa akin idea. Kasi guys, ako nga pala si Mark, subscribe lang kayo, The Freeman Project, subscribe lang kayo Pops. Sa akin kasi yung idea ko ng pakikipag-collab, kahit kanino, pwede naman. As long as ako, matututo ko. Like for example, matututo ko sa pakikipag-collab sa mga pro, and then I will do it. But kung matututo rin naman ako dun sa mga baguhan, which is, sila yung mga may freshly ideas talaga about vlogging or kung ano man yung content na gusto ko, then makikipag-collab din ako sa kanila. No limitations siguro para sa akin. Wow. As long as mayroong akong knowledge na makukuha both sides, nice. Pro and non-pro. Angas. Bal, any inputs, Pops, para sa mga collaboration kung sa mga bago or sa luma or sa mga pro or sa... Ikaw, anong inputs mo? Ayan. Bago wala, ako pala si Bal. So yung channel ko, hindi ko pa na papanalize, no? Pero soon, sana isubscribe nyo rin ako. Yeah. Yun, sa about sa ano naman, sa pagkukulab naman sa newbie or sa pro, sa wala naman sigurong ano dun eh. As long as matututo ako dun sa same parehas na ano, kung pro ba o newbie, dun ako. Kasi ayun naman yung ano natin eh. Para kung maipagkulab tayo, makashare tayo ng knowledge natin or tayo yung makakuha sa kanilang knowledge. Yun lang, tayo lang. Same din lang kay Mike na idea. Ganun. Ayos. Magaling. So kung may mga suggestions pa kayo or may mga kulang pa kami na
napag-usapan, comment nyo na lang, subscribe kayo sa channel ni Freeman. The Freeman Project. And kay Bal, soon. And kita-kita tayo mamaya sa bahay. Okay guys, sabi ko ngayon, nandito na tayo sa bahay. And siguro napakinggan nyo na yung dalawa natin bagong kasama dito sa channel. So, ito yung sa akin naman. Siguro para sa akin as a beginner and as a newbie, makikipag-collab sa mga pro or mga professional. Una-una siguro kailangan natin isipin yung sarili natin. So kailangan marunong tayo mag-accommodate sa kanila, maging flexible tayo, makibagay, makasundo sa kanila. And siguro dun sa way na yon, mapapagaan natin yung araw na yun na makikipag-collab tayo sa kanila. Tatandaan din natin, ang bawat tao iba-ibang personality. Siyempre kailangan natin tandaan yan. May mga tao tayong makakasalamuha na iba yung pananaw or perspective nila dun sa shoot mo or sa kukuhanan mo. May mga ibang tao naman na mag-a-agree sa'yo. Dapat pag nakikipag-collab din tayo, matuto tayong makinig. Makinig sa mga sinasabi nila, since professional na sila or since kahit baguhan sila, alam nila na kaya sila sinasabi to, na-experience na nila yun or mayroon silang idea kung bakit ganun yung sinasabi nila. Kasi nga, na-experience na nila yun or nagawa na nila yun. So, marunong din tayong dapat sumunod. At isa pa is may willingness tayo matuto. Willing tayo matuto sa mga bagay-bagay na sinishare nila or yun nga, binabahagi nila sa atin. Saka isa pa, siguro yung open tayo dapat sa mga comments, critics, or criticisms. Criticism ng mga gawain natin or mga kuha natin. Kasi eye-opener tayo dun sa mga bagay na mali natin nagagawa at sa mga bagay na kailangan pa natin i-improve. Yung isa pang maganda kasi sa pakikipag-collab, yung sharing of ideas or brainstorming nga kung tawagin. Sa bagay na yun, maraming mabubuong perspective, different content and different style. Parang ako mag-shoot ng isang photo or ng isang video. And lastly, siguro ang pwede ko masabi dyan is enjoy lang natin and have fun dun sa moment na may kasama tayo, may kakolab tayo na mga tao. And siguro sa bagay na yun, siguro lahat tayo magbe-benefit dun. Hindi lang ikaw as a beginner, siyempre dun din sa kasama natin na professional. Okay, so kung nagustuhan nyo yung episode namin at yung vlog ko ngayon, hit the big thumb like button. And comment na kayo kung may gusto pa kayong suggestions or may gusto pa kayong malaman or kung ano man yung reaction nyo dun sa vlog namin or dun sa usapan namin kanina sa topic namin. Yun sa mga bago lang sa channel ko, subscribe na kayo sa channel ko and ring the bell so para you get notified of my next video. Share the love, share this video and yun. Okay, so once again, this is Digital Bob. Thank you for watching and see you in my next video. Adios!